Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang labanan ng Lakers at ng Houston Rockets. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Let's go! So kanina nga ay napag-usapan natin ang first 4 games sa araw na ito. Kung hindi nyo pa ito napapanood ay bisitahin nyo lamang ang ating channel. At sa ating last game ay ang bakbakan ng Lakers at ng Houston Rockets. Ang Lakers ay nanggaling pa lamang sa isang panalo laban sa Cleveland Cavaliers, habang Houston Rockets naman ay nanggaling pa lamang sa isang mapait na talo laban sa Utah Jazz. Patungo sa game na ito ay 1 win and 4 losses lamang ang Rockets, habang Lakers naman ay may record na 3 panalo at 3 talo. Gumawa din ng pagbabago sa starting lineup ang Lakers para sa game na ito. Pinasok nila si Avery Bradley sa shooting guard position, power forward naman si LeBron James at center si Anthony Davis. First 5 minutes ng game ay agad na gumawa ng 8-point lead ang Lakers, 2 3 points na din si Bazemore at isa naman kay Russ. Habang sa Rockets naman ay hirap nga na makagawa sila ng puntos, at mas lalo lang nga na uminit ang Lakers pagpasok ni Carmelo Anthony dahil agad siyang gumawa ng 3 3 points. Pinapatahimik talaga ni Melo ang mga nagsabi noon na laos na siya. End of first quarter, hawak ng Lakers ang 12-point lead, 27-15. Sa second quarter naman ay nananatiling mainit si Melo mga kaibigan. Sa LeBron naman ay gumawa din siya ng napakatinding reverse dunk sa fast break. Grabe nga mga kaibigan ang pinapakita ni Carmelo Anthony at LeBron James, lalo na kapag inisip mong nasa year 19 na sila. Habang si Jalen Green naman ay hindi talaga makagalaw sa depensa ni Avery Bradley. End of first half, 54-35 para sa Lakers. Si Carmelo Anthony ay nanguna at nagdala ng 14 points. Sa Rockets naman ay 8 points na din si Kevin Porter Jr. Malaking pinagkaiba din mga kaibigan sa first half ay ang 3-point shooting. Ang Lakers ay 8 of 17 and that is 47%. Habang ang Rockets naman ay 3 of 18 lamang. That is only 16%. Bukod dyan ay 14 assists na din ng Lakers habang Houston Rockets naman ay may 4 na assists lamang. Third quarter naman ay naging maganda din ang simula ng Houston Rockets. Ngunit napapadami talaga ang turnover sila na nagre-resulta sa mga fast break ng Lakers. Wala talagang sagot ang batang team ng Rockets sa napakahigpit na depensa ng veteran team ng Lakers. Magkakasunod na turnover sa nagagawa nila kaya naman natapos ang third quarter sa score na 75-54. Isingit ko lang mga kaibigan, napakatindi nga talaga ni LeBron. Naglalaro nga siya habang kumakain ng popcorn sa bench. De joke lang, sa fourth quarter ay pakonti-konti na bumabawi ang Rockets habang nagiging kampante ang Lakers. Ganun pa man ay masyado nang malaki talaga ang kalamangan ng Lakers kaya naman nakuha na nga nila ang panalo sa game na ito. Si LeBron James ay gumawa ng 15.7 rebounds at 8 assists, 20 points, 8 rebounds at 9 assists din si Russell Westbrook, 16 points at 13 rebounds si Anthony Davis, at 23 points naman si Carmelo Anthony off the bench. Sa Rockets naman ay 17 points si Eric Gordon, 16 points at 12 rebounds si Christian Wood at 7 points lang kay Jalen Green. So ayun nga po mga kaibigan, ang Lakers ay aangat na sa record na 4 na panalo at 3 talo, habang ang Rockets naman ay babagsak sa record na 1 panalo at 5 talo. Muling magkikita ang dalawang team na ito sa Wednesday, 10:30 AM Philippine Time. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!